may narinig ka na ba mga ka-TH tungkol sa 6x6 truck na binaon ng mga Japanese Imperial Army sa ilalim ng lupa noong World War II? Di kaya may ganito pang plastada sa area mo? Kaya ito ang tatalakayin at pag-uusapan natin sa content na ito. Ano pa bang hinihintay natin? Let's do this! Pinamagatan ko itong deposito sa 6x6 truck recap number 37 at para ito sa lahat ng kasamahan natin. Isang dagdag kaalaman na naman mga ka-TH at higit sa lahat ang ibang kasamahan natin or ibang kasamahan natin na may ganitong plastada sa lugar ninyo at may kasamang history. At base ito sa mga actual exploration ko mga ka-TH dahil ang ibang lugar na actual ko talaga kung saan positive talaga ang area nila. At idagdag pa natin or idagdag ko ang mga saling kwento ng mga taga doon kung saan ang mga ninuno nila nakikita ang mga sundalong Hapon kung ano ang ginagawa sa panahon na yun. At dito tayo mag-umpisa. At hindi talaga magkalayo dito sa ginawa kong example illustration mula sa mga kampo nila mga ka-TH. Kinakarga nila ang mga bara or gold bar sa mismong 6x6 truck. Ngayon, pag na puno na yan or nakargahan na yan, i-ready na nila na yan mga ka-TH para i-travel or i-biyahe papunta sa lugar na pagtaguan nila. Dadaan yan ang mga kabundukan, lalo na't medyo malayo-layo ang lugar na pagtaguan nila. At sa mga ibang lugar, dadaan pa talaga yan sa mga sapa, kabundukan, at pahirapan din ang ginawa nila noon mga ka-TH. Subalit, pag ganitong mga klaseng deposito sa lugar, tandaan ninyo yan palagi mga ka-TH, hindi ito madaling kunin or ganun-ganun na lang dahil alam nyo ba bakit? Ang ganitong plastada na paggagawa ng tunnel nila, talagang malakihan talaga at malaliman. Hindi ganun kadali mga ka-TH. Base rin ito sa mga area na napuntahan ko, ibalik natin. May dalawang klase ito mga ka-TH. Una, yung tipong ang daanan ng tunnel na pagtaguan nila nasa kalagitnaan ng bundok. Iguhit natin. Ito ang bundok. Simula dito sa baba, paakyat dyan sa taas or paakyat dyan sa taas. Malaking bundok yan mga ka-TH. Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng tulay. Ngayon, pag nakagawa na sila ng tulay, dyan nila idadaan ang truck sa mismong tulay na yan. Subalit, bago pa man ang tulay na yan, meron at meron na silang hukay sa parting ito. Dyan mga ka-TH, ibig sabihin, nandyan ang portal ng tunnel, entrada or entrance, na nasa kalagitnaan ng bundok na pababa. Mahirap kung sa mahirap yan mga ka-TH. Lalo na ang nagtrabaho niyan, hindi bababa ng 1,000 crew, 1,000 Hapones, kasama pa ang mga hostage sa panahon na yon. Malalim kung sa malalim talaga mga ka-TH. At pag natapos na nila ang ginawa nilang tunnel, lalo na
okay na ang lahat. Pwede nang pagdaanan niya ng sasakyan nila papunta sa ilalim. Ganito ang pormada niyan mga ka-teach. Iguhi talaga natin. Ganyan. Kula masyado. Pa-dive sa ilalim yan mga ka-teach. Papasok sa loob ng bundok. Pag okay na ang lahat, papapuntahin na nila ang mga sasakyan na may kargang ginto. Higit sa lahat, pinapatawid nila yan mga ka-teach sa ginawa rin nilang tulay. Kung saan, mapapansin ninyo dito sa ginawa kong example illustration. Talagang pulido ang paggagawa ng tulay na yan para makatawid ang sasakyan nila na may kargang ginto. Ngayon, pag nakatawid na yan, hindi kalayuan sa tulay na yan, nandyan na rin ang mismong entrada ng kahoy ito mga ka-teach, tulay na kahoy. Dahil pag nailagay na nila ang mga deposito sa loob ng tunnel, wawasakin rin nila yan mga ka-teach para madipinsahan ang mismong entrada ng tunnel kung saan nasa kalagitnaan ng bundok. Ngayon, pag naipasok na itong sasakyan na ito, diretso-diretso na yan papunta sa ilalim mga ka-teach. Kung hindi man literal talaga na mga ginto ang karga, mga nakabox yan mga ka-teach. At ang laman niyan, alam nyo na, ginto pa rin. At pag nakapasok na yan sa mismong loob. Pero ang iba mga ka-teach, base sa sinabi sa akin ng mentor ko, nagbubukod yan sila sa mismong deposito ng pang-tunnel at nagbubukod yan sila para sa deposito sa labas ng tunnel kung saan yun yung giveaway. Tula dito sa ginawa kong example illustration na may naghakot ng medyo malakihan din na deposito kung saan mula sa loob ng tunnel palabas. Ngayon ituloy natin, ganito yan. Pag naipasok na yan, tuloy-tuloy na yan mga ka-teach, papunta sa ilalim. At higit sa lahat, hindi lang nag-iisa ang truck na yan pag ganito or ganitong klase ang tinago nilang deposito na nakatrack na. Malamang kung sa malamang, aabot pa nga ito mga ka-teach ng 5 truck or mga 7 truck at hindi ito bababa ng 2. Base sa sinabi sa akin ng mentor ko at mga live witness at live pointer na nakausap ko. Hindi magkalayo dito sa ginawa kong example illustration. Ngayon, pag nailagay na yung mga trucks ilalim, papasabugin na nila ang mismong entrance or mga daanan ng tunnel na yan. Entrance ng mismong nilagyan ng mga sasakyan, pasasabugin na yan mga ka-teach para hindi basta-basta mabuksan ang daanan na yan. Tulad ng sinabi ko kanina na ang isa, dalawang klase ito. Ang isa, ang entrada, nasa kalagitnaan ng bundok. Daanan ng tunnel or entrada niya. At ang isang klase mga ka-teach, ito yung pinaka number 1 natin. Ang number 2 natin, nasa paanan lang ng bundok mga ka-teach. Ibig sabihin, nandito ang paanan niya. Andyan lang yung entrance. May ganong sistema or estilo ang pagkabaon or pagkagawa ng mga Japanese Imperial Army ng design ng tunnel nila. Pero, ganun pa man, by actual survey namin sa mga lugar na napuntahan ko, hindi ganun kadali i-operate ang ganitong klaseng deposito mga ka-teach. Dahil alam nyo ba, kasama ito sa mga nakalagay sa mapa ng mga Imperial Japanese Treasure Map, pang malakihan talaga ang laman sa lugar. Kaya marami akong mga area na napuntahan hanggang tingin na lang kami mga ka-teach dahil hindi ganun kadali i-operate. Kung pag-usapan man ang mga giveaway sa lugar,
hindi rin ganon kadali kunin. Kahit ipalagay natin ang unang tunnel nasa taas, number 1 na design, number 2 ang design, nasa baba ang bungad ng entrada ng tunnel, ang mga gibawin nito nasa labas, pero aabot pa rin niya ng 36 feet under. Malalim-lalim na hukayan yan dahil hindi naman maliit ang giveawin yan, mga katiits, lalo na ang pinakaminlod sa loob ng tunnel or laman niya, naglalaman niya ng mga 15 tons, 25 tons. Nako, ang giveaway rin ito sa labas, hindi rin ito bababa ng kalahating tonelada, mga katiits. Yung mga tipong style mini bunker deposit, yan ang giveaway niya. At ang mga klaseng depositong giveaway niya, nakukuha na yan ng mga sinaunang treasure hunter na mga Hapones, tulad sa Tarlac area. Tinatawag yun na Dragon Mountain. Napuntahan ko ang lugar, naunahan na kami dahil mismo ang anak yata yon, anak ng sundalong Hapones sa panahon ng World War II or panahon ng World War II, ang anak niya ang nag-recover. Matagal-tagal na rin yun. Year 1990s yata, ni-recover ng anak ang giveaway sa lugar. Malaking or malaki rin ang nakuha, mga katiits. Kaya hindi rin ganun kadali i-operate ang giveaway sa ganitong klaseng lastada. Yan lang ang napansin ko. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, mga katiits, sana may nakuha kayo mga simpleng idea nang sa ganon may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin kulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat, mga katiits.